Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pag-decode nga ng NXP EVO sa Ubistrat ng Blacklist International. NXP ipinakita kung paano talunin ang Ubistrat ng Blacklist. Omega, posibleng magkampyon. Sobrang focus na ngayon at all in na ayon kay Etomax. KLBJ, na content na naman ni Idol Zapnu. Baloyski versus RRQ. RRQ nahirapan talunin ang dating 8th place. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Napanood na nga natin ang bakbakan nga ng Omega Esports at RSGPH kapatid, na kung saan marami nga ang nagpredict na di umano matutu-zero ng RSGPH ang Omega Esports dahil hirap na hirap nga ang mga ito sa RSGPH. Ngunit kahit nga anong pagtatago ng strat ng RSGPH dahil noong Cebol qualifiers nga ay hindi nga ito sumali, hindi pa rin ito naging sapat dahil labis-labis nga ang napag-aralan ng Omega Esports ang galaw ng RSGPH dahilan kung bakit na 2-0 nga nila ang mga ito. May kita nga kapatid na sobrang linis nga ng nilaro ng Omega Esports at kung magtutuloy-tuloy nga ang mga ito, isa ang Omega Esports sa posibleng mangibabaw talaga sa regular season at sa playoffs. Sana lang dahil sa tingin ko ito na nga ang pinaka-prime ng Smart Omega pero hindi pa rin natin ito masasabi dahil hindi pa naman natin nakikita na nakalaban nila ang lahat ng koponan sa MPLPH. Lalo na't makakalaban nga nila ang Blacklist International na talaga nga namang malakas din. At ibang Blacklist na nga ang nakita natin kahapon dahil nag-a-assassin na nga itong si Wise. Nag-fit ito, pag hindi, Ubistrat ang gagawin nila dahil mahirapan nga si Venus na i-heal si Wise kapag naka-assassin nga ito dahil alam naman natin na malilikot nga ang mga assassin hero sa MLBB. Mabalik tayo sa Omega kapatid na kung saan nabanggit ko nga na Prime Smart Omega na nga ito. Bago rin ito sa atin dahil sa mga nakalipas na season nga kapatid, parang naging download game nga ang panimula ng Smart Omega. Kumbaga, parati nga itong natatalo sa mga unang bahagi ng regular season at unti-unti nga itong lumalakas. Pero ngayon nga kapatid, kakaibang Omega na nga talaga ang ating natunghayan. Umpisa pa lang, malakas na kaagad sila at sana nga ay magtuloy-tuloy nga ito. Huwag sana dumating sa punto na baligtad naman ang mangyari sa kanila na kung saan malakas sila sa umpisa, pahina naman sila pagbago at pagsapit ng playoffs. Pero sa tingin ko, malabo na yan ngayon dahil kakaibang puso talaga ang ipinapakita ng Smart Omega ngayon. Tulad nga ng sinasabi ni Etomax, nalalapit na nga ang pagre-retiro niya kaya kailangan all-in na talaga sila ngayon. Game number 2. Kasi mukhang kontrolado nung una ng RSG Philippines yung laban natin. Anong nangyari doon? And you guys were able to turn it around in your favor. Kailan lalaban yung hero namin eh. So yung early, talagang bigay na namin sa kanila kasi hindi talaga namin sila kaya tapatan. Pag pinilit kasi namin, pwedeng mas malala pa yung mangyari. Kaya nag-stick lang kami sa farm tapos yung pag nakuha na namin yung mga core item namin na kailangan, tsaka kami lalaban. Now, tawagin natin si Coach Macbeth. Coach, ano pinag-uusapan natin dyan? Kwento mo na ano pinag-uusapan natin. Wala, tinanong ko lang kung paano naman tayo SM. Kasi replay lumabas eh. Okay, ito parang, okay, feeling ko nung pinapanood ko kayong maglaro nung game 1 and game 2, parang meron kayong unfinished business. Meron tayong gigil knowing na yung unang laban nyo kontra sa RSG Philippines. Anong klaseng preparation ba to or may pinag-usapan ba kayo? Kasi alam naman natin dun sa MSC,
yung naganap. Now, you got your revenge for the first day ng MPL Season 10. Talk about the gigil and preparation sa RSG. Kasi sir, RSG, di pa kami nananalo. Ano lang, sa series, hindi pa kami nananalo talaga sa RSG. Kaya sobrang prepared namin ngayon na sila yung una namin makakalaban. Kaya sobrang grabe preparation namin para sa kanila. Ito, last question ha. Sa lahat dito, sa ating Smart Omega, sino yung pinakagigil mag-umpisa ng Season 10? Pinakagigil siguro si Eto Max eh. Ah, si Eto Max. Bakit? Bakit Eto Max? Kwento mo sa amin bakit? Siyempre kasi parang ano. Gusto ko kasi parang feeling ko ilang season na lang din tatagal ko eh. Kaya parang itong season, parang gusto ko lahat all in kami. Parang ganun. Okay, crowd on! Sa pagpapatuloy kapatid, naging maganda rin ang laban ng NXP EVOS at Blacklist International na kung saan marami rin ang nag-akala na matuto-zero nga ng Blacklist itong NXP EVOS. Dahil game 1 pa lang, kapatid, balagbag na nga agad ang inabot ng NXP EVOS sa Blacklist tulad nga ng inaasahan ng mga fans na ganitong scenario talaga ang mangyayari. Nakagaya nga ng prediksyon ni Idol Zapnu at ni Boss Wrecker para sa NXP EVOS. Ngunit, pinahiya nga ng NXP EVOS ang mga ito nang balagbagin nga nila ang Blacklist International sa Game 2. Na kung saan ang akala nga ng mga fans na hindi mananalo ang NXP, lalo na't pinik na nga ni Omay Venus ang kanyang Estes para i-flex na nga ang kanilang skin. Kung nung game 1 nga, hindi sila ubistrat na talo ng Blacklist ang NXP, paano pat nag-ubistrat ang Blacklist sa game 2, hindi balagbag lalo? Dahil ang ubistrat nga ay ang strat na pinauso talaga ng Blacklist at dito nga sila nakilala. Kaya naman, ang akala nga na ito ng mga fans ay magkakatotoo. Ngunit kabaliktaran nga ang nangyari nang balagbagin nga ng NXP EVOS ang Blacklist sa kanilang ubistrat. Sabi nga ni Manjin, first time in the history na nasa ganung sitwasyon ang ubistrat ng Blacklist na kung saan NXP EVOS lang ang nakagawa. Sa laban na iyon, binigyan din ng NXP EVOS ng blueprint ang mga koponan kung paano nga tatalunin ang ubistrat ng Blacklist International na ilang season na nga naging dominante sa laban at naging sakit sa ulo nga ng mga koponan hindi lamang dito sa bansa kundi sa ibang bansa. Ganun-ganun lang, tinalo ng NXP ang ubistrat ng Blacklist. Ngunit pagsapit naman ng Game 3 kapatid, balik normal pick na nga ang Blacklist International at doon na outdrop nga ang NXP EVOS nang ipick nga ni Miko Pobia ang Saber bilang roamer at na-counter naman ito ni Venus sa paggamit ng Digi. Bukod pa nga dun kapatid, unexpected din ang natalya nga ni Wise na kung saan for the first time in MPLPH nagnatalya nga si Wise at jungle pa nga ito na kung saan tulad ng sinasabi ko nung nakaraan sa mga livestream nga ni Wise mapapansin na napapadalas nga ang paggamit nito ng mga assassin na heroes. Nasa tingin ko, sasabay na talaga si Wise sa mga assassin ngayon. At ito rin ang sinasabi niya sa kanyang interview matapos ngang manalo. Natalia, pero jungle pick. Normally, ginagamit natin to sa roam. Yung kalaban nyo, Miko Pobia, you sit game 2 at nag-MVP siya doon. Bakit kinuha mo siya, ginawa mo namang siyang jungle? Assassin meta ko na eh. Ah. Tsaka ano... Tsaka all this time kasi, sanay ako na ako yung taga-tank eh. Sabi ko, Coach, pagbigyan mo naman ako, ako naman yung manghiwa sa kanila. Oh, wow! So, agree ka na kahit anong hero, kahit hindi normal sa position na yon, kayang-kaya mo? Depende. Depende. Coach, actually... Grabe, sobrang ganda nga ng laban mamaya dahil Smart Omega versus Blacklist nga ang day 2 ng regular season. Dito makikita na natin kung nasa na ba talaga ang Smart Omega. Kakayanin ba nila ang full force ng Blacklist?
na kung saan ang dalawang ito nga ay nagpamalas ng lupet sa MPL sa una nilang mga laban, kaya abangan natin ito. Sa pagpapatuloy kapatid, pinahirapan naman ni Baloyski ang RR Kyuhoshi sa una nitong laban na kung saan angat na angat nga kaagad ang laruan ni Baloyski sa Geek Farm Indo. Sa game 1 pa lang ay nagpamalas na nga kaagad ito ng lupet sa paggamit ng Franco, maging ang mga shoutcaster sa Indo ay nagulat sa ipinakita nga ni Baloyski. Isang patunay na halimaw talaga maglaro ang mga Pinoy. Kapos man ang mga ito kapatid, pero malaking statement pa rin ang iniwan ni Baloyski sa first game nila na kung saan isa siya sa dapat bantayan sa kuponan na iyon, dahil malaki nga ang impact nito sa laban. Kung okay lang yung comms nila noong game 3 na pinilit nilang tapusin ang laban, panalo sana sila. Dapat nag-boss na lang sila noon. Pero gayunpaman, unang laban pa lang ito nila Baloyski at babawi nga ang ating pangbato. Ang sarap lang manood ng MPL Indonesia. Same feeling na rin kapag nanonood ka ng MPL PH, dahil may mga Pinoy nga na naglalaro na sa Indo ngayon.